tayo, meron tayong pumunta tayo ngayon sa Meco dito sa Taiwan kasi mag-renew ako ng passport. So pag magre-renew ka ng passport, ang ginawa ko guys ay nagpa-appointment ako. Pagka nagpa-appointment kayo, magkakaroon kayo ng passport, magkakaroon kayo nito, papaprint nyo pagka na-approve na yung appointment inyo. Tapos, naihanda ko na rin yung mga Xerox copy para sa passport, yung page 2, page 3, page 4, tsaka yung page 44. So, ayan, naihanda ko na tsaka yung sa ARC, photocopy ng front at tsaka back. So, ayan guys, at tsaka of course yung inyong yung original, dala nyo. At, syempre, $2,000. So ito guys, yung sa may Meco. Katabi ng Meco ay yung UFC team. Meron aeroplano. Mas dun sa may andun yung sa may 7-Eleven. Kung gusto nyo, kung magpapa-photocopy kayo. Ito. Starbucks coffee. Nainom kayo. So guys, tapos na yung pag-renew ko ng passport. Aantayin na lang natin yung message galing sa Meco. At ngayon, dito muna ako tambay kasi naantay ko pa yung aking kasama kanina, yung secretary na amo. Sarap na nga dito, napaka-refreshing. Tandang gabi sa inyo. So, gabi na bago ko makapag-video ulit kasi mula kanina pag-uwi galing sa Meco, trabaho na ulit guys. So, dito ko natatapusin yung video. Ang tips ko lamang po sa inyo yung mga gustong yung mag-re-renew ng passport dito sa Taiwan, mas maganda po talagang magpa-appointment po kayo. Bakit po? Kasi hindi niyo po alam kung anong araw yung maraming tao at anong araw yung walang tao. Madali lang po magpa-appointment. Ilalagay ko po yung link ng Meco sa description box below. Pa-check na lang po. Tapos yung mga kailangan nyong dalhin, nandun din po nakalagay. Kaya, mas madali na lang po. Yung ginawa ko po kasi nagpa-appointment ako, cellphone, gamit na yung cellphone, magpa-appointment ka, fill up mo kung ano yung mga hinihingi. Tapos, pagka naging okay na yung appointment mo, masasabi niya, congratulations, your appointment, ganito, o approve na daw yung appointment mo. Tapos, ang ginawa ko, nagpa-xerox na ako, dito pa lang ako sa bahay, nagpa-xerox na ako nung sa passport ko, sa yung page 2, page 3, page 4, tsaka yung sa may visa, yun, pina-xerox ko, tsaka yung page 44. Tapos, yung sa aking, ARC, back and front and back, yun, pina-xerox ko. Tapos, nung punta ko doon, yun, dala ko $2,000, tapos yung original passport, tsaka ARC, tsaka yung mga photocopy. Tapos yun lang, at yung sa damit naman, nagdamit lang ako nung yung Miguelio, tapos okay na. Kaya, ang tips ko sa inyo guys, appointment na lang kayo. Kasi nung pagpunta ko doon, 3:15 yung appointment ko nga pala. Pero pag dumating kasi ako doon ng 2:50 PM, eh walang tao. Una-una yung gagawin, pag akit nyo doon sa second floor, may reception. Yung doon kinukuha yung mga form. Ang ginawa ko, pinakita ko yung aking mga documents sa kanila. Tapos, sinabihan nila ako na mag-proceed na ako doon sa may pitsura. Yung sa mga, doon sa unang pinto sa may kanan. Sa may picture, tsaka yung sa, para sa passport na. Tapos, after nun, babalik kayo sa reception para kumuha ng number para sa cashier. Tapos, yun, pagka yung number mo, pay ka na ng bayad, yun, tapos na. Ang bilis na guys, pagka dito sa Taiwan yung pagpaparin nyo ng passport. Nagkataon na ngayong araw, wala masyadong tao, kaya natapos ako agad-agad.
So, yun lang guys. Sana makatulong yung video na to. At if you like this video, give it a thumbs up. Comment down below kayo guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para sa mga videos, sa iba pang mga videos. At sa aking mga kung ano-ano mga video lang, random videos. At hopefully, this video is nakatulong, diba? So, yun lang guys. Good night. Bye-bye.